Solid rin tong nangyayari kay Wen Yen, mga idol. Hindi niya talaga sinasadya tong gawin pero sinusulit rin niya yung mga kaganapan. Diba tao niya tong si Bitazi? Eh dahil nga sa mga screen, umangat bigla tong big ng magic kaya biglang nalibre si Wen Yen sa loob. Syempre, may sasalo sa kanya dyan at si Wagner yun. Okay na sana yan. Pero dahil nga sa mga nagaganap, biglang nakawala na si Hachimura doon sa closeout, so kailangan ni Wagner na mag-rotate sa kanya. Ang galing rin ito sa midrange kaya dapat salubungin din siya kagad. Now, si Caleb Houston naman ang tumao kay Wen Yen. Isang malupit na silang makaka-easy score si Gabriel sa kanya pero kahit hindi siya mapasahan dyan, ang ganda na ngayon ng position niya para makakuha ng offensive rebound at mas maliit na player pa yung katapatan niya. Kaya dito, binairhug na lang siya ni Houston dahil kung hindi, offensive rebound kay Wen Yen yan. Dito rin, no? Biglang si Cole Anthony ang tumapat sa kanya kasi nag-rotate sa iba yung tao niya. Maganda talaga ang nakukuha niyang pwesto at kung sobra man to, makukuha niya yung board. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo pong mag-register ay i-click nyo lang ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 7,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin nyo lang syempre na magiging responsable kayo sa inyong pag-bet. Dahil din talaga sa activity nito na Gabriel ay nagbe-benepisyo yung team niya sa kanya. Okay ulit ang pwesto niya kontra dito kay Wagner na may sapat na size para i-box out siya ng maganda rin. Andyan pa si Bitadze na walang tinatao at the moment. Alam na Gabriel na baka hindi niya talaga makuha yung bola, so tinap na lang niya sa kanyang kampe. Isang rebound din yan tapos assist pa. Nambibisa rin siya, pagkalampas sa screen ni Anthony bigla siyang sumundot na akala mo magko-commit si Gabriel sa kanya. Napapick up tuloy ito ng bola dahil nga baka malibre si Banquero pero sundot lang talaga ang ginawa ni Gabriel dyan at bumalik na sa tao niya. Galing! Ang ganda nung gagawin niya rito mga idol, tila alam niya yung mangyayari. Nag-2-3 zone ang Lakers dito at may isang beses pang napituhan si Gabriel ng defensive 3 seconds violation dahil nangitlog siya sa gitna. At dahil sa transition ito, pinick up muna ni D'Lo si Fultz at si Rui naman muna yung pumuwesto sa ibabaw. Ayos yung pagbasa ni Gabriel sa depensa. Yes, kayang bulihin ni Fultz itong si D'Lo sa poste pero andyan naman si Gabriel para saluhin siya if ever man na hindi kayanin ni D'Lo. Aware din po itong sa Wen Yen na si Bitazze ay maaaring mag-cut pero kaya niya pa rin i-cover yan. Kaya tumuturo siya ngayon na ang tanging option lang talaga ni Fultz ay itong sa cross-court pass papunta kay Houston. Si Dennis ata ang sinasabihan niya dahil si Dennis naman talaga ang dapat mag-cover doon. Ang ganda nung pagkaka-box out niya kay Bitazze at kahit wala siyang rebound dyan, na-secure pa rin ng team yung possession. Buhat ng screen ay pwedeng salubungin itong sina Rui at Gabriel si Anthony. Dahil din para makaiwas si Gabriel sa defensive 3 seconds, kinailangan niyang lumabas saglit sa painted area. Kaya rin napahelp siya dyan kahit na ayos lang sana kung si Rui ang umangat lang. Pero quick sa fit niya itong si Gabriel at nasabayan niya yung travel ng bola papunta kay Bitazze at nakontest niya to ng maayos. Ang hirap gawin yan in real time. Madalas this game ay puro zone ang utos ni Coach Darvin Ham kapag nasa floor si Gabriel. May times pa nga na nagsasabay sila ni AD, which is para sa akin ay magandang bagay at dapat ay mas dinadalasan pa nila to. Pero yung pure hustle talaga ni Gabriel yung nakatutulong sa kanyang team. Yung mga top offensive rebounds at pag-secure ng defensive rebounds din ay hindi gaanong na-appreciate pero yun ang inaambag ni Gabriel sa kanyang team. Hindi rin siya yung parang tuod na mabagal na center, so switchable din talaga siya if in case mapunta siya sa mga mas maliliit na players. 6 points, 8 rebounds, 1 assist and 1 block lang siya pero higit pa dyan yung naambag talaga ni Gabriel para sa Lakers. Ano po ang masasabi niya sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below.
Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.